Okay, so good day to everyone, ano, and let's discuss our subject for today about criminological research, no? So of course, when we say research, you need to do a research. You need to conduct a research. But before your research be conducted, no, let's discuss first for you to have the idea about what is all about research. So research class is defined as a careful consideration of study regarding a particular concern or a problem using scientific methods. So this is according to sociologist Earl Robert Babich, no? And also, a research is a systematic inquiry to describe, explain, predict, and control the observed phenomenon. Yeah. So that's why when you are going to conduct your research, you need to describe your research, what is all about your research. You need to explain the result of your research. And what is all about the prediction of your research, and that is the hypothesis. No? And when we say phenomenon, since criminological research tayo, of course, phenomenological research ang ikakandak ninyo, or yung suggestion ko that if ever you have invention o kaya ay experimental research, then please do it. Ano, sayang naman yung mga na-conceptualize ninyo kung hindi yan na it will not put into reality. Don't worry, your research, if that is experimental or inventional, I am the one who will advise you for that. So I am your advisor for that, ano? Kasi ang plano natin, yan kasi ang hinahanap ng DOST natin, ano? Malay nyo, yung research ninyo, ma-improve pa ng ma-improve yan, ano? At kayo yung pinaka-main na author niyan. At ang gagawin natin dyan ay ipapa-register natin sa intellectual property. Ayan. No, yun yung kagandahan niyan. Mayroon na kayong pangalan. Eh, malay nyo, may mga incentive tayong matatanggap dyan, and you will be part of it. Siyempre, no, kung meron man, o di hating kapatid, ano? Ayan naman ang kwan natin dyan, ano? Hating kapatid, ano? Kung meron man later on. Pagdating naman sa criminological research, ano? Yan naman ay kwan yan eh. Gagawin ninyo 1 year na gagawin yan. Alam nyo yung invention, mas madaling gawin yan. So long as may idea ka, eh, pwede mo nang umpisahan. At pag invention, no, eh, 1 month, 2 months, pwede na yan eh. Pwede mo nang i-present. So tingnan natin sa mga makakagawa, eh, kung pwede nyong ma-present, eh, gawin nyo na at i-present ninyo sa akin at gawin natin ng write-up niya. Okay, so one of the most important aspect of research is the statistics associated with it. Yan. So meron kayong statistical data, lalong-lalo na sa criminological research, hindi mawawala yan kasi mag-flow-float kayo ng questionnaire, igagather nyo yan, and then itatabulate nyo yan hanggang sa i-interpret ninyo yung data niya. No? So kaya nga may mga purpose to understand dyan, ano? It should be what do organizations, no? So ano ba ang nangyayari? So halimbawa, ang ikakandak mong research is all about the PNP organization, then yan ang magiging scope ng study mo or yung questionnaire mo. Kung process naman, of course, ano ba ang procedure? Halimbawa, ang research mo is about the O plan katok, o plan visa, ano? So yan ang i-analyze mo about the process. And of course, also with that with your research, there must be an argument. So ano ba yung kailangang solusyunan? Yan. And of course, evidence, nag-conduct ka ba? Nag-float ka ba ng questionnaire? So kailangan mong ipakita yan, ano? So kaya kailangan yung picturean, ano, na nagkakandak sila, fill up sila, no, ng data na ipinakita mo sa kanila. So yun yung mga ebidensya later on na ipapakita mo.
And etymology of research, ano? This research derived from the Middle French, ano? Yang researche, ano? That means to go about seeking. Yan, 'di ba? Kaya kung magre-research ka, pupunta ka. Ah, kung anong organization, kung halimbawa, yan ay ISU, yan ay sa COVID, siyempre pupunta ka sa ospital, no? Kung yan ay sa barangay, so pupunta ka sa barangay. Ayan, para mag-conduct ng study. Okay? So, the objectives of research class is of course to discover new facts of known phenomena. So, ano bang nangyayari? So, ang alam natin ay maganda ang ginagawa ng ating mga health worker. So, tingnan natin, totoo ba yun? Baka naman sa research mo, ito pala ang ginagawa nila. No? Find solution. Of course, yan naman ang purpose ng research. Kaya ka nagre-research. Yung iba, baka mayroong alam na problema, yun ang i-research nila. Bakit kaya may problema? And that problem, gagawan mo naman ng solution base sa research mo. Improve or develop new products. Discover unrecognized substance or element. Yan na yung mga sa invention yan. Ano? Validate generalization into systematic order. Provide basis for decision making. Yan. Kasi after your research, ibibigay mo yan sa agency na pinagkandakan mo ng study. Kung sa PNP, o ibibigay mo yan sa HEPE. Kung sa school, ibibigay mo yan kay Sir Oka, the campus administrator. And then, of course, another objective of research is validate generalization into systematic order. Ayan na nabanggit na natin kanina. Provide basis for decision making. Satisfy the researcher's curiosity. Verify existing knowledge and improve educational practice. Kung yan nga, depende kasi sa research mo eh. Depende sa objective ng research mo. So, meron tayong purpose of research. Of course, unang-una is exploration. Pag sinabi nating exploration, much research in criminal justice is conducted to explore a specific problem. Halimbawa, your interest is to investigate crime, no? Di ba? So, your purpose is criminal justice, no? Paano ba ang proseso, ano? Pag criminal justice system ang pinag-uusapan nyo. So that is about exploration. Ano? Maybe it is on the process, procedure naman sa mga kapulisan natin. Kaya nga nandyan, oh. That is approach to policing. That is approach for court management, corrections. Ayan. So depende ano, on what is your interest under exploration. And meron din naman tayong description dito. Pag sinabi nating description or descriptive studies, usually you are documenting, ano? You are interviewing, nag-i-interview ka. Kasi nga that your research is descriptive. Okay? And of course, explanation, no? So you need to explain things. Yan naman ay write up naman ang mga yan. Kasi may mga kwan tayo, may mga research kasi tayo na napapublish na hindi naman sila nag-conduct ng, yung iba hindi nag-conduct ng questionnaire. Ano? Yung iba naman, nag-conduct naman sila ng questionnaire. And based sa questionnaire nila, ine-explain nila. Yung iba naman kasi, phenomenological eh. So kung ano na lang yung na-observe nila, doon na rin sila nag-i-explain base sa study nila. No? So, ayan. So, kagaya nito, ano? So, reporting that urban residents have generally favored or favorable attitude toward police is a descriptive activity. But reporting why some people believe that police are doing a job while other people do not is an explanatory activity. Ayan. So, in number 4 naman is the application, ano? So how? So researchers also conduct criminal justice studies of an applied nature. So applied research items from a need for specific facts and finding with policy implications. So we are referring to law that is being implemented. So halimbawa yung
assessment of Republic Act, ganito ganito, anong batas yan, halimbawa the 7438, no? So example lang yun, ano? So how they implement, how they apply the law, no? So we have also the values of research to man, ano? Of course, pag naka-invento ka, kapag yung research mo is about law, procedure, no? So of course that is the research improves the quality of life. Yan. Sa mga invention, no? Sa mga inventional research. Okay? So just like for example, itong ilaw natin, di ba? So noon wala namang ilaw eh, walang kuryente. O yan, na-invento ng tao, of course it improves the quality of life. Research improves instruction also. Research has no beginning and no end. Yan. It is never an ending task. Educators, policy makers, and educational researchers continue to conduct research to improve instruction. So noon, wala tayong blackboard, walang chalk. Yan, nag-invento sila. Ano? Para naman na maganda-ganda yung delivery ng education natin. Hanggang sa nag-invento na sila ng technology, di ba? Yung TV, yon. Tapos yung iba naman, meron naman yung ibang school na dipindot na lang. Yan, high-tech, ano, yung mga gadget nila. Yan, so that is under improved instruction. We have also research improved student achievement. Para naman na makita natin, kaya nga may mga research na student satisfaction. Meron din yung research na assessing the impact of COVID-19 to education. Ayan. So, kagaya ngayon, bagong phenomena, ano ang COVID that affects not only education but other sector of the government. Okay? So, yan ang purpose niyan. Research also satisfies man's need. Yan, yung kailangan. Kagaya ng sasakyan, noon, animal transportation. Ngayon, meron na tayong automobile, di ba? May mga sasakyan na tayo, kagaya ng modern na vehicle natin ngayon, no? Eh, that satisfies man's needs, no? And not only that, agricultural research also, di ba? So yung mga pananim noon na maliliit, ngayon pinapalaki nila, hybrid ang tawag doon. So that is under satisfies man's need. We have also research reduces the burden of work. Ayan, kasi meron na mga nai-inventong mga refrigerator, no? Nai-inventong mga makinarya sa agriculture, di ba? Ayan ang reality eh. Nakikita natin yan ang mga realidad na result of research. Okay, noon aggapas iti sangapulo nga tao, iti may sa ektarya, itatan, reaper na lang, makina. Dalawang tao na lang ang kailangan mo, or tatlong tao ang kailangan mo. Okay, di ba? And we have also the research has deep-seated psychological aspect wherein research stimulates and enables the human spirit. It challenges man to remove the threat of stagnation. Kailangan nag-i-improve. Kaya nga yan na, yun yung iba, ano? Yung iba, talagang gusto nilang pumunta sa buwan. Nakakapunta sila because of their research. Ini-improve nila yung sasakyan nila. Yung iba rin naman, gusto nilang pumunta sa Mars. Okay? Ako, gusto ko Earth lang eh. Dito lang tayo eh. No? And number 7, research improved the exportation of food product. Oh, ito na yung sinasabi natin, no, may programa ang agriculture sector natin eh. Ano? Department of Agriculture na yung 1 hectare is ang katumbas niyan ay 1 million. Yan, kaya may mga production sila sa seedling, paano ba yung procedure ng new technology, no, ng pag farming. Okay? Yeah, may programa silang ganun, no?
Kaya nga, yung mga nakakakuha, yung 1 hectare, nakaka 1 million, binibigyan pa nila ng reward. Ayan. Okay? Kagaya ng banana production, pineapple, rice, mango, and etc. Okay? So, we have also the characteristics of the researcher. Ito naman yung kayo naman na magre-research. So, ano ba ang kailangan ninyo? Ah, dapat meron kayong intellectual curiosity. Yan. Pag sinabi nating intellectual curiosity, yung bakit kaya, yung ganun mga tanong, ano? So, halimbawa, may mga invention tayo, just like yung nag-propose na batuta, ano? Baton na meron siyang electric shock ba? Electric shock ba yun? So, kung yun ang gusto nyo, so yun, you have the intellectual curiosity, so gawin ninyo. Diba? Gawin ninyo. Ang problema nga lang, baka naman meron na. Ah, tingnan nyo lang, ah. Baka naman meron na. So, kung meron na, magiging prototype na lang yan. Yung gawa ka naman ng sarili mo. Baka naman yung gagawin mo, eh, kinopya mo lang para meron kang maipasa. Ah, bawal yun, ah. Bawal. Kahit na meron ng existing na baton with the electric shock. For example lang, ah. Example lang ito. Pero gagawa ka naman ng sarili mong invention. Ayun. Hindi mo kukopyahin yung kabuuan, ano, pero gagawa ka ng sarili mong pamamaraan, no? So ang tawag diyan ay prototype. Pero kung wala pa 'yan, eh, sarili mo talagang invention, original na galing sa iyo, eh talagang kwan 'yan, original invention mo 'yan. Yan. At magsama tayo if in case, ah. Yan, sa mga may invention, sige, gawin ninyo, madali lang yan, ano, so long as gusto mo, yan nga yung intellectual curiosity, so long as gusto mo, ah, yung ini-imagine mo na product, yung ini-imagine mo na result ng invention mo ay mangyayari, edi gawin mo, yan, ano. Prudence, of course, once the investigator has chosen wisely his research problem, his intellectual curiosity, and kaya nga lang, the researcher is prudent if he conduct his research study at the right time and at the right place wisely. Kaya nga, pinapacheck natin, kailangan nyo ng advisor para yung title ninyo, gawan nila ng maayos na title, at saka, syempre, ang next na question dyan ay, sino ba ang respondent mo? No? Sino ang respondent mo? Ngayon, kung na-identify mo, halimbawa, PNP may nag-propose eh, yung body camera. No? So, halimbawa, sa San Guillermo, okay, police, gumagamit ba sila? Yun ang tanong. Gumagamit ba sila ng body cam? Baka naman wala. No? Magiging negative na lang ang research mo kung wala naman pala silang ginagamit. So, kung halimbawa, sa Santiago, eh doon ka mag-conduct ng study sa Santiago City. Yan. Diba? Next is healthy criticism. Expect nyo na, na i-comment nila yung title pa lang. I-comment nila yan kasi tatanungin nila, baka naman na hindi smart yung research ninyo. Baka naman maganda lang sa title, pero pag mag-conduct ka ng study, problema mo na yung respondent mo. Problema mo na kasi syempre pupunta ka. No? Pupunta ka doon. Pero okay naman na online na answering. Kaya lang syempre, paano naman yung reliability, ano, ng questionnaire mo o ng result niya. So, since 1 year ito, so kailangan mong i-verify. So, kaya mo bang gawin yun? So, yan yung kailangan mong i-consider. Ano, so, expect mo, talagang i-critics ka dyan, no, hanggang sa matapos yan, may mga critics talaga. So, you need to accept it for the improvement naman yan eh. No? So next is intellectual honesty. Dapat, of course, honest ka sa ginagawa mo. Hindi yung kopya-kopya lang, copy-paste, no? Kasi matre-trace din yan eh. Pag mag-present ka, anako, pag hindi mo ginawa, mahahalata ng mga panel yan kapag hindi mo ginawa, kapag kinopya-kopya mo lang yan. Okay? Next is we have the qualities of a good researcher. Sa salitang research, o kaya ay sa salitang researcher, are research-oriented. Ayan. Efficient. Ano? Ibig sabihin yan ay wise use of resources. No? So, matalino kayong gagamit ng sa invention yan, ano? Mga resources ninyo.
time, energy, yung pag-conduct ng study, scientific, yan, yung procedure, sundin nyo yung procedure, effective, active, resourceful, creative, honest, economical, and religious. Ayan, parang kumbaga yan class, summary, ano, ng character ng isang researcher. Okay? We have also the characteristics of research here. It must be empirical. Ano? Pag sinabi natin empirical, research is based on direct experience o kaya ay direct observation. Baka naman imagination mo lang yung i-research mo, hindi pwede, no? Cyclical, ano? So it means research is a cyclical process, no? Pag sinabi kasi nating cyclical, pag nagawa mo na, ano, siyempre malalaman mo lang na your conclusion pala ay okay ay yung recommendation mo, kailangan pa ng follow-up study. Yan, kaya cyclical siya. So it starts with a problem and ends with a problem. Ayun, so yun ang ibig sabihin yan. And then kapag nagawa na naman, ano yung research na yan, tapos yung recommendation niya, kailangan pa pala ng another problem. So siguro ang another research na dyan ay mag-produce ka na ng invention. Baka naman pala invention din ang ending yan, gagawa ka ng invention, no? Kagaya ng office, no? So ang office naman hindi naman kaagad-agad na nandiyan yan, ni-research pa yan. And then saka sila nakagawa ng product na ginagamit ngayon ng kapulisan. So mag-isip kayo class ng pwede nating magamit. Kung hindi man mauna na gamitin sa PNP, magamit natin sa school, ano? Magamit ng mga estudyante natin, ma-display natin diyan. Halimbawa, yung nga mga invention ninyo, baton with the electric shock o kaya ay stun gun with electric shock, ano, mga ganyan, ano, o kaya ay yung flashlight ba yun, ano, flashlight na may UV light siya na pwede niyang i-detect yung latent prints sa isang crime scene, o maganda rin yun, no? Kaya nga lang sabi ko, tingnan nyo, baka meron na at baka kukopyahin nyo lang, bawal. Pero kung gagawa kayo ng sarili ninyong diskarte, yun ang maganda. Sariling invention. O prototype nga. No? Pattern nyo lang sa sarili nyong invention. Prototype ang tawag dyan. Then, next is analytical. Ano? So, research utilizes proven analytical procedure, ano, in gathering the data. Whether that is historical, whether that is descriptive, whether that is experimental, ano? So yun yung invention natin, o kaya ay case study. Okay? So kapag historical, of course, ang data mo ay the past. Halimbawa, yung crime scene na statistics, ano? So i-analyze mo yung statistical data 5 years ago. Ayan, so kukuha ka ng mga previous data. Pag descriptive research naman, yan yung research ninyo, ano, sa criminological research is descriptive phenomenological research naman ang tawag dyan. So that is a study on the present situation. Ayan. So experimental ay future. So gagawa ka muna kasi gagamitin nila. Ayan, di ba? Gagawa ka ng product para magamit nila. Ayan. And case study naman, yan naman ay yung past, present, and future. So next is replicability. The research design and procedures are replicated to enable the researcher to arrive at a valid and conclusive result. Similarities and differences, no? So meron bang pinagkaiba? Is there a difference? Yung pagkandak nila ng study, no? Yan naman ang comparative, parang comparative study yan, ano? So replicability. So you need to replicate, ano, the research conducted, and then magkakaroon ka naman ng conclusion mo about your study. Yan. And then next is critical. So this is research exhibit careful and precise judgment. A higher level of confidence must be established. Itong critical
research na ito class ay ito yung mga kwan, mga write up, no? Mga write up. So may mga researches kasi index pa sila ng Scopus, ha? Wala silang data. Ano? Wala silang data. They are just ang data, what I mean data, hindi sila nag-conduct ng data. O hindi sila nag-conduct ng interview o kaya ay ng hindi sila nag-conduct ng kanilang questionnaire, nag-float ng questionnaire, hindi. Ang basis nila ay yung mga nangyayari. Yan. Phenomenological siya. Kaya nga lang in a form of critical na wherein na gumawa sila ng write-up nila, meron silang introduction, meron silang background of the study, tapos result in discussion na. Sa result in discussion, dinidiscuss nila doon through write-up kung ano yung title nila, kung ano yung gusto nilang pag-usapan. So yun, sinusulat nila yun. Na, ngayon, kung may basis sila, yun na yung magiging data nila. Yung halimbawa, pinablish noong 1 year ago, 2 years ago. Ano? So yun na yung dinidiscuss. Halimbawa, ang discussion ay drug war. Halimbawa, drug war. Ano? So ang data nila na kinukuha ay yung mga napublish na, yung mga napublish sa internet. Ano? Galing sa ABS-CBN, galing sa Inquirer. No? O kaya ay ibang platform naman, ibang media platform. Ano? O kaya ay mga declaration ni PNP, yung mga order ni President Duterte sa mga kapulisan at sa mga yung accomplishment ng mga kapulisan about drug war. So yun yung mga write-up nila. Yun na yung result in discussion hanggang sa makagawa sila ng conclusions nila kung maganda ba yung drug war, meron bang progress o kaya ay epekto sa economy, epekto sa buhay ng mga tao ngayon, no? So yan yung mga procedure niyan, ano? So dito, design your research title with objectives class, ha? So you need to so ang gagawin ninyo ay mayroon kayong title. So I am proposing mayroon kayong tatlong title, ipapakita niyo yan sa advisor ninyo. Tapos yung advisor naman, kasama niyo yung advisor na pipili ng magiging title ninyo. Tapos si advisor, tutulungan kayo ni advisor na i-conceptualize, i-reward kung mayroong dapat i-reward, mayroong dapat tanggalin or dagdagan sa research title. Tapos sa objectives ninyo, at least magbigay kayo naman ng 3 to 4 objectives, hindi lang yung iisang objectives ninyo, no? So ano ba ang objectives ninyo? Parang summary ng introduction nyo yan, eh. Yung objectives ninyo, ano ba ang purpose? Bakit gusto nyo yan? Ano? So, title muna, pero kung gusto nyo nang gawin, gawan nyo na ng introduction. Pero bago nyo sana gawan ng introduction, of course, mapa-approve muna yung title. Pero kung gusto nyo nang gawan ng introduction, gawin nyo na, para naman na yung introduction ninyo kasama na sa objectives, no? Of the study. So halimbawa, so title muna, tapos introduction, and then yung objectives, bakit yan ang naging title ninyo. Tapos kung gusto nyo nang gawan ng statement of the problem, di gawan nyo na yung SOP. SOP ang tawag yan, statement of the problem. So ang sequence niyan, ano, i-schedule natin yung title defense ninyo, baka next week na siguro, ano, yung title defense, baka Friday next week. Title defense para maumpisahan niyo na yung mga parts ng research ninyo, no? So ang sequence niyan siguro class is title, no? Tapos introduction. Ang introduction niyan class is kwan niyan, nasa 3 to 4 paragraph, no? Nasa 3 to 4 paragraph. More than that better, no? Kasi yung ibang parts ng research meron pa silang background of the study. Ang introduction kasi ini-introduce mo lang siya. Ngayon yung background naman, yung of the study is nakapaloob na diyan yung objectives. Why that is your study. So kaya tinawag na background of the study. Pero yung iba rin naman, introduction, background of the study, pinagsama na sa introduction. Nandun na. Tapos after introduction, statement of the problem. Yan. So ano ang SOP niya? So, mayroon tayong general
statement of the problem, and then meron din tayong specific statement of the problem that would answer the general statement of the problem. So, ipapakita ko class yung mga example ng title with the research title with research problem or statement of the problem. So, dito class, ano, makikita nyo dyan. So, getting started on research. So, writing is easy. All you do is sit and share at a blank sheet of paper until drops of blood form on your forehead. That is according to Fowler, 2003. So, ibig sabihin, mahirap talaga, ano. So, ito lang yung mga tapos na, ano. Ipapakita ko lang sa inyo, mga tapos ng research. At itong yung number one, ay research ko ito, na na-index by the Scopus, ano. So, effectiveness of barangay Tanods in crime prevention in central region of Angadanan, Isabela. Actually, ito sana yung thesis ko eh. Kaso hindi ko tinuloy yung thesis ko, non-thesis. Graduate ako ng master's ko na non-thesis. Okay? Another title that ay ito naman ay dumaan naman sa university, yung competency of the barangay chairman in crime prevention in central region of Angadanan, Isabela. Ang pinaka shortcut objective naman nito is I am going to determine and assess the competency of barangay chairman, ano, lahat ng mga barangay kapitan sa central region, ano, ng Angadanan. And then another is barangay public safety officer and curfew policy. So this is about curfew naman ito, no, for the maintenance of peace and order in the community. So this was conducted by Rogelio Camarillo, associate dean college ito, somewhere in Quezon province ata ito eh, nakalimutan ko na yung school nito. And then yung research naman ni Sir Jake, ano, yung academic performance of fourth year criminology student and assessment. And then another another research conducted by our student is the graduate na natin naman ito, police na ito, no? Absenteeism and academic performance of BS criminology student in Isabela State University Angadanan campus. So siguro dito sa absenteeism and academic performance is i-correlate niya siguro yung absenteeism ng mga estudyante, how many, ilan na yung na-incurred niyang absent within a semester, within a year, plus yung academic performance ng bata. Yan. Yeah. And also, another student research, Republic Act 9003, no? The Ecological Solid Waste Management Act of 2000, no? Awareness and implementation naman ang kwan nito about RA 9003. So we have example of statement of the problem dito. So una ay yung general SOP. So ito yung general SOP niya. This study aimed to assess the competency of barangay chairman in crime prevention in central region of Angadanan, Isabela. Yan, ganyan. Tapos, specifically, it sought to answer the following question. Kapag nasagot mo ito, nasagot mo na rin yung general statement of the problem niya. So, what is the demographic profile of the barangay chairman in terms of, yan, kasi nga competency ang pinag-uusapan. So, titingnan natin yung qualification nila. Diba? Educational qualification. Number two, what is the competency of barangay chairman in crime prevention as assessed by the barangay official? So, ang mag-assess sa kanila, kung competent ba sila o hindi, ay yung mga barangay official. In terms of what? Enforcement of barangay ordinance, maintain public order, organize and lead an emergency group, enforce laws relating to pollution, control and protection of environment, administer the operation of katarungang pambarangay. So, saan ko ba kinuha ito? So, kinuha ko ito sa local government code, no? Kasi doon yung mga qualifications at sa functions ng isang barangay chairman. So, doon ako kumuha. So, huwag kayong basta-basta kukuha na kung saan-saan, dapat may basis kayo. So, is there a significant difference between the perception of barangay officials and barangay chairman relative to the effectiveness of barangay chairman in crime prevention? So, tinitingnan natin dito kung meron bang significant difference yung perception, yung competency ni barangay officials at saka ni barangay chairman. Meron ba? Yan ang ina-assess dyan. Tapos another is,
Is there a significant relationship between the effectiveness ni barangay chairman sa kanyang profile? Meron ba sa educational qualification niya? No? What can be proposed? Ah, ito na yung proposed measures, ano? Number 5. So, ganyan, ano yung paggawa? And then next is, ito yung barangay tanod. Sa yung research ko naman ito, i-search nyo lang sa Google, ha? Yung kwan ko, about the effective. Nakakwan na ito, nakapublish na yan. I-type nyo lang ang pangalan ko sa Google, no? I-type nyo lang, Donald Sumadon, lalabas na yung mga research ko doon, researches ko dyan. Okay? Ano pa? So, ito naman yung OJT. Ano? Kay Sir Jake naman ito, yung OJT niya. So, ang general problem niya ay, the main purpose of the study is to assess the factors that affect the on-the-job training of the Bachelor of Science in Criminology of Isabela State University. Yan. So, ito na yung specific statement of the problem. Specifically, the study aims to, yan, what is demographic profile? So, yan ang tinignan niya. Ano? So, age, sex, high school, graduated, work experience. Ayan, yan naman yung nilagay niya. Ano? So, what are the perceived factors affecting the performance of the on-the-job training respondent? So, attitude towards work, work habits, motivation, competency, personality, decision making. So, yan. Number 3, how does the practicumer, yung mga nag-OJT, assess the different factors of on-the-job training, such as cooperating firm, kung saan na sila nag-OJT, no? Yung supervisor, communication system, training evaluation. Yan. And then number 4, what is the level of job performance? Yung level naman ito, ano? Of job performance, okay? So, professional in technical skill, professional in social skills. Yan. So, what are the problems encountered by the practicumers during the on-the-job training? Yan. And then, is there a significant difference in the level of the job performance of the on-the-job training respondent when grouped according to their profile? Yan. Significant difference. So, yan. Ano? So, yan yung mga example natin, class. Okay. So, yan, so hoping, no, that